Magandang araw mga bata. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagtatanggol ng mga Pilipino sa Pambansang Interes, AP 6, Week 7, Quarter 3. Natuklasan natin ang naging kalagayan ng Bansang Pilipinas sa ilalim ng Bagong Republika. Lalong sumidhi ang kahirapang dinaranas ng mga mamamayan. Maging ang Estados Unidos at International Monetary Fund, IMF, ay nagkaroon ng pag-aalinlangan muling magpahiram ng salapi sa bansa dahil sa krisis na dinaranas nito. Para makautang muli, nagbigay ng kondisyon ang IMF na kailangang mapatunayan ni Pangulong Marcos na may tiwala pa ang taong bayan sa kanya dahil sa labis na pag-aangad ng Pangulo na mabawi at mapatunayang malaki pa rin ang pagtitiwala ng mga tao ay ipinahayag niya noong Nobyembre 13, 1985 ang pagdaraos ng isang snap election. Ang pagtawag ng snap election. Noong 7 Pebrero 1986, naganap ang snap election o ang biglang eleksyon kung saan si Pangulong Marcos ay lalim ng Partidong Pilisang Bagong Lipunan, KBL, ay lubos na umaasang siya ay muling magwawag sapagkat ilang beses na niyang napatunayan ang suporta sa kanya ng mga mamamayan. Ang kanyang katunggali ay si Corazon Cory Aquino. Sa katunayan, hindi niya inasang pumasok sa politika. Subalit, maraming sumusuporta sa kanya sapagkat ang taong bayan ay naniniwalang siya ang karapat-dapat na kandidatong panlaban kay Pangulong Marcos. Bilang asawa ng pinatay na lider na si Ninoy, siya ang pinakabuhay na biktima ng kasamaan ng rehimeng hindi marunong kumilala sa karapatang pantao sa pamamagitan ng 1,000,000 pirmang kinalap ng Corazon Aquino for President Movement Camp sa pamumuno ni Joaquin Chino Roses. Si Cory ay napapayag na lumaban kay Marcos. Sa panahon ng eleksyon, pinahintulot ng lumahok sa bilangan ang National Movement for Pre-Election o NAMPREL na pinahunuan ni Jose Concepcion sa mga ngalakan. Ang himpila ng NAMPREL ay nasa Lasal Green Hills samantalang ang Commission on Election COMELEC ang opisyal na namahala sa bilangan tuwing eleksyon ay nakahimpil sa PICC. Sa pagbibilang ng boto, parehong computer ang gamit ng dalawa. Subalit, ang nakapagtataka, magkaiba ang itinalang resulta ng mga ito. Sa bilangan ng COMELEC, nangunguna si Pangulong Marcos. Ngunit, sa NAMPREL, malinaw na nangunguna si Cory. Dahil sa kaguluhan, ang batas ng pambansa na ang nagpatuloy sa pagbibilang sapagkat ang mga nagbibilang sa COMELEC sa pangunguna ni Linda Capunan ay huminto na sa pagbibilang dahil di na nila kayang tanggapin ang talamak na dayan. Sa opisyal na bilang ng batasan, lumalabas na sina Marcos at Tagantino ang nanalo. Subalit, dito tinanggap ng opisyon. Dahil sa resultang ito, ay hinikayat ni Cory Aquino ang mamamayang Pilipino na magprotesta. Isang kampanyang ng di pagsunod o civil disobedience ang inilunsad ni Cory upang paalisin ang rehimeng Marcos. Ang 1986 People Power. Naganap ang mapayapang revolusyon sa EDSA noong Pebrero 22 hanggang 25, 1986. Bunga ng pagmimithi ng mga mamamayang magkaroon ng pagbabago sa bansa, ang people power o lakas ng bayan ay nagsimula noong si Juan Ponce Enrile, ministro ng Tanggulang Pambansa, at si General Fidel V. Ramos, ang Vice Chief of Staff ng Sandatahang Lakas, ay tumiwalag sa Administrasyong Marcos. Naniniwala silang hindi si Marcos ang inihalal ng taong bayan, kundi si Cory Aquino. Kaya't noong 22 ng Pebrero 1986, ay pinahayag nila ang kanilang pagbibitiw sa tungkulin. Sa pamamagitan ng Radyo Veritas, nanawagan sila sa mga mamamayang suportahan sila at magbigyan ng proteksyon
ang mga militar na tumawag na tumiwalag sa pamahalaan. Sa pangyayaring ito, nawagan din si Marcos sa telebisyon. Nakiusap siya sa dalawang sumuko at itigil na ang kanilang ginagawang paglaban sa pamahalaan. Subalit, hindi sila natinag sa kanilang ginawang desisyon. Lalong tumibay ang kanilang loob nang manawagan sina Jaime Cardinal Sin at Agapito Butch Aquino, kapatid ng Yumaong Benigno Aquino Jr., na tumungo ang mga tao sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Sa paligid ng Campo Crame at Campo Aguinaldo, kung saan nagtatago si Enrile at Ramos, kasama ang iba pang mga sundalo, ilang saglit lamang ang lumipas at dumagsana ang napakaraming tao sa EDSA. May daladal silang mga inumin at pagkain para sa mga sundalo. Dito naganap, nagsimula ang tinaboryang People Power sa EDSA o EDSA 1. Ang kabayanihang ginampanan ng mga Pilipino sa revolusyon sa EDSA. Ang unang pagsubok sa lakas ng bayan o People Power ay naganap noong 23 ng Pebrero. Kinahapunan ng Linggo, nang ang isang convoy na kinabibilangan ng 3 batalyong sundalo sa pamumuno ni General Artemio Tadiar ay dumating sa EDSA. Ang misyon nila ay gawin ang pinag-uutos ni Marcos, ang salakayin ng Campo Aguinaldo, subalit sila'y sinalubong ng People Power sa panulukan ng EDSA at Ortigas. Nakaharap nila roon ang mga kapwa nila Pilipinong tahimik na nagdarasal at umaawit. Sa halip na salubungin ng galit ang mga sundalo, ay inabutan nila ang mga ito ng rosaryo, bulaklak at pagkain. Dahil dito, hindi nagawa ng mga sundalo ang pinag-uutos sa kanila. Kinabukasan, 24 ng Pebrero, Lunes ng madaling araw, ay isang pangkat naman ng mga sundalong marino ang inatasang sumalakay sa Campo Aguinaldo. Hinagisa nila ng mga tirgas ang mga ito, ang mga tao, upang magkahiwa-hiwalay ang mga ito, subalit sila ang umurong sapagkat sa kanila pumunta ang usok ng tirgas. Hindi nagtagal ay dumating naman ang mga helicopter gunship sa pamumuno ni Colonel Antonio Sotelo. Nakadama ng takot ang mga tao sapagkat wala silang kalaban-laban sa isang pagsalakay mula sa himpapawid. Subalit, isang himalang naganap sapagkat ang mga sakay ng helicopter ay pumanik sa kanila. Bago magtanghali ng araw na iyon, ay marami ng sundalo ang pumampi sa panig ng oposisyon. Ang pag-uwakas at resulta ng revolusyon. Pinatayang umabot sa 3 milyon ang bilang ng tao na kaisa sa People Power sa EDSA. Sa lugar ng EDSA, sa Channel 4, at sa mga lansangan, patungong Malacanang ay makikita ang nagkakaisang sambayanang Pilipino. Pare, madre, seminarista, pastor, ministro, matanda, bata, mayaman, mahirap, kristyano at maging hindi kristyano ay magkakapit-bisig habang nagdarasal. Buong tapang nilang sinalubong ang mga kanyon at tangke. Pinag-usapan nila ang mga loyalistang sundalong huwag ipuputok ang mga tangke at mga kanyon sa mga kapwa nila Pilipino. Sinikap nilang palambutin ang kalooban ng mga kawal sa pamamagitan ng pangiti at pagbibigay ng inumin at pagkain. Higit sa lahat, nagdarasal at nagkantahan ng makabayang awitin ng mga tao. Noong Pebrero 25, ganap ng nagtagumpay ang sambayan ng Pilipino sa harap ni Maestrado Claudio Tejangki. Si Corazon C. Aquino ay nanumpa bilang Pangulo ng Bansa, samantalang si Salvador Laurel ay nanumpa bilang pangalawang Pangulo sa harap ni Maestrado Vicente Abad Santos. Ang mahalagang pangyayaring ito ay naganap sa Club Pilipino sa Green Hills, San Juan, na dinaluhan ng libu-libong Pilipino. Sa kabilang dako naman sa Malacanang ay nanumpa rin si Pangulong Marcos bilang isang Pangulong di umano sa harap ni Punong Maestrado Ramon Aquino. Ngunit, batid ng pamilya Marcos na wala silang magagawa
upang sila ay manatili pa sa posisyon dahil taong bayan na ang kanilang kalaban. Dahil dito, noong gabi ng Pebrero 25, 1986, ang pamilyang Marcos kasama ang kanilang malalapit na kaibigan ay umalis sa Malacañang sakay ng helicopter patungo Clark Field at mula rito ay tumuloy sa Hawaii. Sa wakas ay natapos na ang pamumuno ni Pangulong Marcos. Ang mapayapang rebolusyong tumagal ng 4 na araw at siyang nagbigay wakas sa pamahalang Marcos. Noong araw na yon, napuno ng kagalakan at nagdiriwang ang sambayan ng Pilipino sapagkat sa wakas ay kanilang naibalik ang tunay na demokrasya at katarungan matagal na nilang inaasam-asam. Nawa mga bata ay minapulot kayo sa ating kwento sa araw na ito.